sa katimugang bahagi ng Palawan, dito sa bayan ng Bataraza, isang lolo ang naging usap-usapan dahil sa kakaibang samahan na nabuo kasama ang kanyang mga alagang aso. Ito po si Wilfredo Magbanwa, nakatira dito sa Inugbong, Bataraza. May alaga akong aso, yan ang aso ko, makatulong din sa akin. Naging trending si Tatay Fred dahil sa larawang ipinost ng mga concerned citizens habang sila ay magkasama ng kanyang mga alagang aso na may hila-hilang kariton karga ang kanilang mga panindang saging habang inilalako sa kabayanan. Umani ito na samot-saring reaksyon. Merong natuwa at na-inspire at meron din namang nalungkot at inakalang naaabuso ang mga alagang aso. Hindi ko na alaga ko, pinahirapan ko, hindi ko na mahal ang aso ko. Pero ngayon nakikita nyo rin dito, sa inyo mismo, nakikita nyo rin sa katawan ng aso ko, saka ngayon nakikita nyo na rin, hawakan nyo ang aso ko. Ganyan, hindi, ganyan ba katawan ng aso inapin? Kahit wala kami, wala pa sa amin nagkatulong, maganda pa ng pagkain nila sa akin. Yan lang, nakita nila, minsan na kargahan ko ng saging, natural lang rin yun, kaya nila kasi katulong namin yung pambili namin ng pagkain namin. Eh kung hindi naman, kung ako lang pirmi magdala, kawawa naman ako, sila maghintay ng magkain. Dito, sa kubong ito, payak na naninirahan si Tatay Fred. At ang tanging kasama lamang ay ang kanyang mga mahal na alagang aso at pusa. Tengo si Jojo, bigit tayo, pasok. Yan, si Jojo na yan nagpasok. Hindi ko na yan siya kinapilit. Jo, dandahan! Jo, dandahan, Jo! Jo, dandahan! Jo, dandahan, Jo, mabuhos! Yan, ilakas na. Bago pa man sumikat ang araw, maagang gumigising si Tatay Fred para magluto ng kanilang makakain at para maghanda sa panibagong araw ng pagbabanat ng buto upang ma-survive ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kanyang edad, di alintana ni Tatay Fred ang mga pang-araw-araw na gawain. Katulad na lamang ng pag-harvest ng tuba o coconut wine, pagtatanim ng gulay, at paminsan-minsan ay paglalako ng kanyang mga pananim, kasama ang kanyang mga doggies. Labis na pagmamahal ni Tatay Fred sa kanyang mga alaga. Sa katunayan nga, ilang beses na rin umanong nagtangkang bilhin ang kanyang mga alaga. Hindi ko rin talaga ipagpan ito, parang pamilya ko na rin ito sila. Kahit na magano, kasama kami, kahit saan kami, hindi ko talaga ipabili ito. Kahit na sabihin nila 5,000 pa, kahit na kuan, kayo mahal ko talaga yung mga aso ko. Hindi ko talaga ibinta yan, wag mo di kuan ka, ikasama ko sila yan sila. Itong mga aso ko na ito, mauna pa na sila mapakain ko, ang matira lang sa akin. Kahit na wala pa nagtutulong sa akin, nakikita naman nila sa katawan ng aso ko, hindi ko pinapabayaan yan. Kasi kahit makakita kami ng kunting pira, ginabili namin ang pagkain nila sa kapagkain din namin. Kasama na rin ako doon. Pero mauna sila. Parang pamilya ko na sila dito eh. Dito ako nakatulog. Yan. Ayun ang mga suporta sa akin ng iba na tulong nila na bigas, yan mga good, yan lang mga pandito, tulong sa akin. Yan, pati ito bagong kadiro. Ito, yan ulam ng aso ko. Yan, tapos ito ang paksiyo nila oh. Yan ang pagkain ng aso ko. Kahit wala kami, wala man ako noon pa, wala pa nagatulong sa akin, ganun talaga yan sila. Yan talaga paulam ko sa kanila, mabuti nga sila may ulam, minsan akin talbos kamuti. Si Tatay Fred na ngayon ay isa ng senior citizen, masayamang kapiling ang kanyang mga alaga na itinuturing niya ng kapamilya, ay meron pa ring pangamba lalo na pagdating sa kanyang kalusugan.
Tatay, bakit po ano, lagi po kayong naka ano or walang damit? Mainit kasi ang katawan ko. Dali akong pawisan kasi itong sikmura ko yung pagkahulog ko nito nagatigas na. Yan ang inipanan ko. Kung mayroong magtulong magpa-check up, malalaman ko kung anong sakit ko. Kuhaan ko kung mayroon man mga magtulong sa akin, pa-check up nila ako, maraming yung tiyan ko. Tapos yung mata ko, malabo na. Eh, kung mayroong magtulong, di maraming salamat. At maraming salamat sa kanila ni Sir Alfred. Ngayon yung pinapitira nila ako dito, lalo pa yung mga kapitbahay ko. Mas lalo na sa mga opisyalis ng barangay ng Inugbong. Maraming salamat sa inyo. Si Tatay Fred at ang kanyang mga alagang aso ay isang patutuo na sa buhay ay pwedeng maging masaya kahit wala kang maraming pera. Dahil minsan, meron ka lang alaga na itinuturing mong kapamilya. Buhay ay magiging maligaya.